kung naglagay kayo ng linya, guys. Naglagay kayo ng linya, guys. Yung light lang yung pagdinya sa lapis para hindi masyadong magpakat. Magbibigay at magbibigay din po ako sa ating mga kababayan. Kaso lang nga po, dahil nga po tama lang po ang kinikita natin sa ating pamilya, nasi-shoutout niya ako pag narinig ko yung Sipasya TV. Yan, tuwang-tuwa na ako, pinabalita ko na yun sa mga kamag-anak ko. Nung napansin ako ni Sikyama, ang sekretary ni Idol Ikelin, sa isang malaking karangalan na po yun sa akin bilang isang maliit at nagsimula pa lang sa pag-YouTube. Malaking bagay na mapansin ka na ng ating malaki at mega vlogger idol pa natin sa pandemya. Maraming po salamat idol sa kapatihan. Agila natin. Okay. So, cut out po siya, guys. Styro cut out po. So, pansin nyo. One half yung kapal ng styro natin. Yan, guys. Tapos yung base natin. 1 inch. So, kung gusto nyo rin, guys, kumuha ng ganito, ay maaari kayong bumili ng styro 4. National Bookstore. Ayan, guys. Kasi sa National Bookstore marami talaga doon. So, even siguro sa ibang mga ano, mga bookstore, basta mga may mga styrofoam din yata sila. At din ang gamitin niyo pong pen. Yung latex lang po o water base na pintura. Okay gumamit ng enamel dito o yung lacquer type. Styro lang siya, masunog po siya, parang matunaw po pag in-apply niyo po siya ng pintura na enamel or lacquer type. So, ganyan lang, guys. So, may mga, yan lang po yung magbibigay ko ng mga tips about sa paggawa ng mga signage, cut-out signages. No? Pero ito, kung wala kayo ng birthday ninyo, birthday signages ninyo, pwede nyo siyang gawing kaya kayo gumawa ng ganito. So, tapos na tayo, guys, sa ginawa ko. Bumunting handog ko sa karawan ng ating idol na si Sir Sam. So, ito po, tapos na. Papadala ko na lang sana ito sa Grab. Malaman ko ang address ni Sir Sam. Gabi ko lang po kasi ito sinimulan. Well, medyo busy din tayo. So, Sir Sam, happy birthday. For birthdays to come and hope na bigyan ka pa ni Lord ng mabang buhay, malusog na pangatawan at more blessings to come. So, Sir Sam, tapos na po yung signage na para sa'yo, para sa yung kaarawan. Ito po yung munting handog ko sa inyong kaarawan, Sir Sam Elsewhere Vlog. Ito po yung loob ng bahay namin.
Ito po yung Christmas tree ko. Ginawa ko rin po yan. Ito naman po yung panganay naming anak. Nakagraduate na rin po yan ng HRM. Sawa ng Panginoon. Nakatapos din. And ito naman po yung family picture namin. Ito po. Ito yung wife ko. Tatlong anak ko na puro babae. And then, ito yung loob ng bahay namin. Ito po parang pinakasalas namin. Ito itong pinagpatungan ko na ito. So, yan po guys. Thank you sa panonood. So, bibigay ko na lang po rin yung mga gamit ng gagawa po kayo ng signage. So, nauna pong kailangan ninyo ay ito po, pattern. Gagawa po kayo ng pattern. Kung nakagawa na kayo ng pattern guys, ay kakat nyo na siya sa styrofoam. So, tulad nito, ito kakawin nyo po siya. So, mano-mano lang guys ang paggawa. At ang gamit ko sa pagpagkat ng styro ay ito. Styro cutter po ito. Tawag na. So, kaya matulis ang dulo guys para pag nag-bukit ka ng kurba. So, iikot yung ano dyan. Kasi kung malapad yung dulo, hindi mo siya maikokorb. Hindi mo siya makukorba. Kaya kailangan matulis yung dulo, guys. So, ito guys, ay sulagaring bakal. Ginawa namin siyang ano. Hinasa lang namin siya at hinubog na ganito. So, guys. So, ang sunod naman namin natin, pwede rin itong cutter. Pero hindi siya pwede sa kurba. Is number one din to kasi gumawa tayo ng pattern, lalapisin muna natin yan. So, yung brush natin, maganda yung marami kang klaseng brush guys. Meron kang flat, ganyan, o flat. Meron kang pointed. Ito naman guys, sa mga pointed naman, sa mga detalye na talaga, like yan, sa mga mata na yan. So, kailangan pointed yung gamitin mo para matulis yung dulo. So, iba-iba po yan. Ganyan po. Yan po mga tools. So, meron tayong cutter. Ano yung video sa pagkati sa ating kaibigan na si Elsam Elsewhere Black. At sa ating superhero pandemic hero natin na si Evelyn. At sa ating mga Evelyn supporters. Maraming salamat po sa inyong suporta. At gabayan tayo ng may kapal na biyag araw sa atin lahat.